Guys, ito yung mga pinabili natin kay Everyman sa Shopee. Bali, ito yung kanyang brake shoe at yung kanyang air filter. So, ayan. Shoutout po sa Everyman. Napaka-legit po na seller yan. Meron po sila na halos karamihan na parts ng ating every wagon. Huwag po kayong mag-atubili na mag-order sa kanya ng mga pyesa ng ating sasakyan. So, ayan po. Napaka-legit po na seller yan. NIBK po yung brand niya. Ayan, Japan po yan. Tapos may kasama na rin po siya na sticker. So ayan po ang kanyang shop. Tapos binigyan din po tayo ng ball pen. So may kasama rin siya na ball pen dito. Tapos ito yung ating air filter. So original po yan. Bali itong binili natin sa kanya, ikakabit natin yan dito sa sakyan. Ito ang gagawin natin ngayong araw na ito. Magpapalit tayo ng kanyang brake shoe dahil napakanipis na ng kanyang lining. Bali, halos 1/8 na lang. Tapos yung kanyang preno dito sa unahan, ang gagawin natin, lilinisan natin or titingnan natin kung kayang linisan lang. Kung hindi, papalitan natin yung kanyang repair kit. So, naghahanap ako ngayon kung mayroong mabibili na repair kit para dito sa unahan. So, ganun din doon sa hulihan niya, papalitan natin ng repair kit yan. So bali meron na ako dito, nagpabili ako kay Kuya Ryan sa Cebu. Medyo mahirap maghanap niyan dito. So makakabili kayo niyan, bali assembly lang, yung brake cylinder assembly. So yun lang ang mabibili natin dito sa online. Papalitan natin yan, lilinisan natin yung kanyang cylinder kasi yung kabila niya na preno is stuck up din. Tapos ang pagbi-bleed po nitong sasakyan na ito, kailangan po magsisimula tayo sa pinakahuling gulong. Unahin natin na i-bleed dito sa may driver side, papunta doon sa may passenger side, tapos dito naman tayo sa may driver side at ang panghuli doon sa may passenger side. Kasi ang ating sasakyan ay dating right-hand drive, nilipat sa left-hand drive. So ngayon, pag ang sasakyan nyo naman left-hand drive talaga, ang unahin yung i-bleed sa inyong gulong, pag-bleed ng preno, doon sa may parteng hulihan na gulong, sa may passenger side, tapos dito sa may driver side, at doon naman sa may passenger side na gulong sa unahan, at panghuli dito sa may driver side na gulong. Yan ang paraan ng pagbi-bleed pagkang yung sasakyan ay left hand drive. So ipa-flush din natin yung kanyang brake system. Papalitan natin yan na brake fluid. So tuturo ko din sa inyo kung paano yung tamang pagpa-flush ng ating brake system. Tatanggalin natin yung kanyang brake fluid doon sa reservoir. Gamit tayo ng panghigop, yung pang-inject, tanggalin natin yon. Or kung may pang-drain talaga kayo, so mas maganda. So tanggalin muna natin hanggang sa maubos yung laman doon. Tapos magre-refill tayo ng panibagong brake fluid. So yun ang gagawin natin bago tayo mag-bleed ng ating mga gulong para ma-drain yung lahat ng lumang oil doon sa loob ng kanyang brake system. Yan ang tamang pag-flush ng ating brake system. O ayan, so sisimulan ko na. Tatanggalin ko na yung kanyang mga gulong. Lilinisan ko yung kanyang mga cylinder. Tapos, ipa-flush natin yung kanyang system. Yan ang gagawin natin ngayong araw na ito. So ayan guys, natanggal ko na yung kanyang mga gulong. Gagamit tayo ng puller para matanggal natin itong brake drum. So, dalawang slot yan sa puller. Isa dito, tapos isa dito. So, pagka sobrang tigas, pagkatapos dito, kabila naman. Pero ito malambot lang kasi binuksan na natin. Buksan na natin dati ito eh. Yan. Tanggalin na natin to. So, ayan guys, yung kanyang lining, oh. Napakanipis na. Halos 1/8 na lang. Tapos yung kabila niya na cylinder na ganito, stack up. So lilinisan din natin to, mga ito. Palitan natin ng repair kit sa loob. So ayan nga guys, natanggal na natin yung mga brake shoe nya. Palito, stack up din tong kabila na ito. So ito, lilinisan natin yan. Tapos mag-spray tayo ng brake cleaner. Tapos ito, lagyan natin to ng primer. Request ni sir na lagyan daw ng primer itong may kalawang para hindi tumulay dito sa stud nya yung kalawang nya. So pipinturahan din natin ito. Tapos maglalagay din tayo dito ng brake grease, yung ginamit natin na silicone grease. Lagyan din natin yan ng mga moving parts na yan dyan, yung nakikiskisa ng ating brake shoe.
So ayan, tapos ito tatanggalin natin yan, papalitan natin ng repair kit. Tapos ito yung sunbrake nya. Panoorin din po nila yung ating video kung paano tayo nagpalit ng ating brake pad at saka yung ating brake shoe. So meron tayong video nyan. So natanggal na natin. Ito na yung kanyang luma. So okay. Tapos ganun din sa kabila ang gagawin natin. Papalitan din natin dahil manipis na rin. So ayun nga guys, natanggal na natin yung kanyang repair kit, yung rubber nya. Bali ito, yung luma. Yan, bali nakaganyan yan, nakaharap yan ganyan. Tanggal na natin, gumamit lang tayo ng maliit na flat screw. Tapos ito ngayon yung bago na ilalagay natin. So pareho ang size nya. Bali ang size nya ay 1116. So 1116 ang size na ito. Yan ang cylinder nya, 1116 din. So yan din ang bibili natin na repair kit. So yan, ngayon ilalagay na natin itong bago dito sa kanyang piston. So ilalagay natin yan dito, papasok natin, pag ganyan yan o, ang piston nya, ito nakaharap dito ganyan. So papasok natin yan, ilagyan lang natin na lubricant yung brake fluid, tapos slide lang natin dito papasok. Yan nga guys, nilagay na natin yung rubber kit nya, naisuot na natin, nislide lang natin yan. Sinapin na lang natin ito na basahan para hindi masyadong madulas sa kamay natin. Yan, tapos tutulak lang natin. Tapos ito, nalinis na rin natin yung kanyang cylinder. Ayan, malinis na. So ngayon, ilalagay na natin to. So ito yung itsura nyo. Ganyan dapat to. Yan, tapos lalagyan natin to ng silicone grease. So ito yung gamit natin na silicone grease. Oh. So mga pangpreno ito na ginagamit. Para hindi siya masugat yung kanyang mga rubber kit, lalagyan natin to. Tapos ito naman sa gitna ito na ating piston. Ganyan yan. Ganyan yan sa loob ng ating cylinder. Yan, dito yan. So ngayon lalagyan na natin yan ng grease. Tapos lalagyan na natin dito. Tapos lalagyan na natin yung bagong preno. Ilagay na natin yung kanyang repair kit. Tapos, na-assemble na rin natin yung kanyang brake lining. Ayan, ito yung dati niya. Luma. So, kakabit na natin to dito. Lagyan din natin ng silicone grease itong mga ginagalawa ng ating preno para smooth yung kanyang preno. So, hindi siya magaspang or may tunog pag nalamrino na tayo. So, guys, ito yung stock up natin na piston. Ayan, oh. Halos hindi na siya gumagalaw. So kailangan matanggal natin niya kasi kinapitan na ng kalawang. Spray natin ng WD-40. Tapos tanggalin natin. So ayan guys, tingnan niyo yung kanyang piston. Sobrang kalawang na. So mahirap na siyang tanggalin dito. Ang ginawa ko, pinukpok ko dito. Sinapinan ko nitong ating basahan para hindi masira ito. So ayan, natanggalin natin. Tapos nag-spray din ako ng WD-40. So ayan, para matanggal natin dito. Kasi nag-stack up na talaga siya, sobra. So ayan, tanggalin natin. Lilinisan lang natin yan. Tapos palitan natin ng repair kit. Tapos babalik na natin. Ayan nga guys, na-install na natin yung kanyang brake shoe. Tapos pininturahan din natin dito ng primer. Yung kanyang kaunting kalawang. Tapos yung kabila naman tayo. So ayan nga guys, natanggal na natin yung piston doon sa ating disc brake. Ayan. Ito yung piston niya. Laki. Tapos ito yung rubber seal niya dito. Yung sa labas. Tapos ang o-ring pala nito guys, sa loob, nasa loob nito, yung kinakapitan nito, eh pabilog siya, parang o-ring na nakalagay doon sa pinaka housing nito. Nakaganyan. Tapos ito, yung kanyang mga pin, eh marurumi na. So punasan natin yan, linisan natin, tapos lagyan natin ng bagong grasa. Tapos ito yung kanyang mga brake pad, maayos pa naman. So medyo nag-stack up lang yan, linisan lang natin. So ayan guys, kung nakikita nyo, yan yung kanyang master brake cylinder. Yan, dito sa ating disc brake. Sobrang dumi sa loob, so kailangan natin linisan. Pinunasan ko na nga yan, pero marumi pa rin.
Magliliha lang tayo ng mga napakanipis lang. Numero ng liha, 2,000. Lihain lang natin yung loob. Huwag lang natin lihain yung kanyang o-ring. So, ito yung kanyang o-ring dito sa ating master cylinder. Yan, iba yung o-ring niya dito compared doon sa o-ring doon sa likod. So, ayan yun, oh. So, tingnan natin kung matatanggal natin yan. Linisan natin. Kasi wala naman itong leak. So, lilinisan lang natin. Pero maghanap tayo ng pampalit dito. So, wala pa kasi tayong mabili nito ngayon. So, pwede pa naman to kasi wala naman siyang leakage. Nag-stack up lang siya. So, linisan lang natin yung loob. Tapos, kakabit natin na ulit yan. Pagtatanggal pala ng piston nito dito. So, kailangan natin apakan yung preno dun sa loob. Yung pedal niya, pabomba natin para lumabas yung piston niya. Kasi pag hinila natin yan, mahirapan tayo. So, kailangan papakan natin yung preno doon. Pero mas maganda kung naka-under yung ating makina para malakas yung pressure paglabas ng ating piston. So, ayan lang. Ganyan lang yung pagtanggal niyan. Tapos, pagbalik niya, lalagyan natin yan ng mga silicone grease, yung gilid ng rubber, tapos yung ating piston. So, para malambot yung kanyang paggalaw. Okay? So, guys, ito yung kanyang o-ring. Tinanggal natin. Hindi natin alam kung anong sukat nito, pero dito yung nakalagay, ganyan. Sukatin ko lang kung anong sukat nito. Ito yung pinaka o-ring niya doon para hindi lumabas yung ating fluid, yung brake fluid. So, ayan. Nga guys, nailagay na natin yung piston. Ayan, yung piston na ipasok na natin. Bali, ang ginawa ko pagpasok nito, bali niluwagan ko yung kanyang bleeder. Ito, niluwagan ko siya. Tapos, ito pagpasok nito, yung pinakadulo nitong piston, dun muna natin to ilalagay na rubber para maipasok natin to dito sa may slot nito. Kasi may slot yan dito, so kailangan may pasok muna natin yan bago natin to idiin itong pinaka-piston niya. Pag di natin yan, may slot din yan dito na piston. So, papasok na yung rubber niya dito. Kasi kailangan dito yan nakapasok. Tapos, babalik na natin to. Ilagyan na rin natin ang mga grasa. Ito yung brake fluid na tinanggal natin dito. Doon sa kabila, sa parting kanan. Sobrang dumi na, oh. Ang itim. Kaya, kailangan na rin natin yan i-flush. Kasi sobrang dumi na, oh. Para mapalitan ng bagong fluid. Ganito guys yung paglalagay nito, itong piston, paganyan, papausliin nyo ng kaunti. Lagay nyo muna sa may dulo ng piston, tapos ipapasok nyo ito doon sa kanyang cylinder. Ganyan, tapos papasok yung itong slot na ito, yung slot niya, tapos ididiin nyo lang to. Luluwagan nyo yung bleeder. So, ayan nga guys, tapos na tayo mag-bleed ng ating system. So, panoorin nyo na lang po yung tamang pag-bleed niya, yung sequence niya na pag-bleed, kung paano natin ginawa yan. So, nag-flush din tayo ng ating brake fluid sa ating system. Kung nagustuhan nyo po itong ating video, huwag po nating kakalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick po ng ating notification bell para updated po sila lagi sa mga video ko pa pong i-upload. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.